Ayan guys, ito ang bago. Magsipag-order na kayo. Shout out to Ma'am Arlene, nadadala na ni Ace Ice Cream ng ref. Eh, humabol ka at ito ngayon. Sa lahat ba to? Buong bansa? O, buong bansa, Ma'am Arlene, ha? Bago mag August 30, mag-order ka na kasi kapag ka nakadami ka ng box, may mga free ka. O, agad-agad, makakaratsyada ka, ha? O, Ma'am Arlene, shout out, ha? Sige. O, bye-bye sa ating mga ano. Dito na lang natin guys ipakita, no? So marami akong alak ng tanduay, no? Ang dami nilang mga bagong labas, may mga ano, may mga pakita natin sa harap. Eto guys, no, yung sa ano, sa tanduay na naging terms natin. Ayan, ito yung pantapat daw kay Mojito. So eto pala kay tanduay pala to, si Jamaica, no? Ayan. So ang mga dark naka terms, ang consignment ay yung mga light, no? So may mga items na hindi naka terms ng yung terms na explain ko, wait lang. Ayan guys, so yung pagdating doon sa ano natin, sa Tanduay, so matagal ko ng ahente si Tanduay, actually ang tagal na niyan pabalik-balik sa akin. So umorder ako sa kanya in cash basis, however hindi ganun talagang kalakas dito ang Tanduay, as in talagang marirate ko siya compared to Emperador, 1 versus 10. No, 1 pa lang si Tanduay, nakasampu na si Emperador, ganoon. But syempre, total naman ay magde-December at maganda ang offer niya ngayon. So, tinatry natin i-push, kaya dinisplay natin, pin-priority natin siya sa unahan. So, ang nagkaroon ako ng dalawang resibo, may products sa kanila na hindi po pwede doon sa consignment agreement na, yung agreement na hangga, kung magkano lang ang gusto mong ibigay tuwing bibisita sila, eh okay lang. Kung ano lang yung nabenta mo, yun lang muna bayaran mo every time na bibisita sila. So, yung those products na allow doon sa ganung agreement ay pumasok ako, kumuha ako. And then, the other part, the other resibo is for the terms na kapag visit nila, babayaran ko na. So, yung product nila ng mga dark tanduay, yun yung pasok sa terms na pag bumisita sila next month, babayaran ko na in cash. At yun namang isa sa consignment agreement namin na hanggat hindi nabebenta or hanggat kung ano lang yung nabebenta ko, yun lang yung gusto kong bayaran. Yun lang yung huhulugan ko. Ganon. So, ang ganda ng offer. So, sabi ko, bakit dati hindi mo na in-offer sa akin yan? So, sabi niya, those times kasi ma'am, ay wala pa akong, hindi pa ako allowed na mag-offer ng ganyan sa mga client ko. But now, ay pwede na daw. So, kaya naman, na-offeran ako. So, another breakthrough sa atin when it comes sa mga agents na nabibigyan tayo ng consignment agreement and terms, no? So yung kay EKC, 'di ba? Ano ko doon, consignment agreement ako doon na ang terms naman namin ay twice a week magbibigay ako ng 10,000 kasi ang habol nila dito is at least 20,000 a week ang aking ibinibigay, lalo na at umover ako ng 100,000 ng pagkuha sa kanila. Ang lakas ng ulan guys, grabe. Kamusta kayo guys? No, it's been a while. Pansin nyo guys, hindi ako masyadong nagba-vlog kasi nga busy. Ngayon masama naman ang pakiramdam ko. No? Ayan. So, in today's video, bibigyan ko kayo ng mga trivia, no? Magsha-shoutout tayo and then syempre magkakamustahan tayo, no? At learnings, okay? So, sharing tayo today, no? So, naalala nyo ba guys na hindi pala naalala. I think walang tindahan na hindi available sa inyo. Lakas ng ulan guys ha, lalakas ng ulan yung boses ko. I think hindi walang tindahan na hindi ano, na hindi nagtitinda ng Nesty Apple at Nesty Lemon. So wala ako ngayon. So it's been 3 months that I've been struggling to have that supplies kasi yung mismong ahente namin walang maibigay sa amin, yung mismong distributor ni Nestle na si ActiveServe. So last time, tinanong ko siya, sabi ko, kuya, meron na bang ano? Kasi nagpaano na siya, nagpa-booking siya. Sabi ko, meron na bang Nesty Apple and Nesty Lemon? Sabi niya, ma'am, titingnan ko, pero so far talaga wala. Tapos dun sa mga maliliit nilang ahente, na dating ahente ko, dahil nalipat na nga ako sa malaki, di ba? Wala din. Wala talaga. Walang allocation, wala. So, ano bang reason bakit wala? Eh, nagturingan pa namang distributor kayo, yung talagang direct kayo. Bakit ganun wala? So, dun ko nalaman na kwento niya, na sabi niya, ma'am kasi po, ganito yan. One reason kung bakit nahihirapan sa supplies na maka-access ang mas maliliit pa sa supermarket. Kasi sabi ko,
bakit naman sa mga malalaki nakakakuha kahit papaano? Minsan naso-sold out, no? Pero nakakakuha pa rin kahit papaano sa iba. Sabi niya, kasi ganito po yan, ma'am. Under ng consignment agreement between the distributor or the supplier and the supermarket, lalo na yung mga malalaki, isa po sa mga agreement namin, no, bukod yung sa mga shelves, ganyan, ano, yung mga shelves fee, ganyan, ay may kasunduan din po kami na kailangang ma-provide namin yung need nila, yung gusto nila, yung demand nila na dami ng isang produkto within a month. Let's say for example po, nag-set po ng agreement na monthly 100 boxes ang kailangang i-provide namin sa Nesty Apple and Nesty Lemon. So, kapag po yan ay hindi namin na i-provide, magkakaroon po kami ng penalty. Sabi ko, ay ganon? Yes, ma'am. Kami pa po yung mape-penaltyhan pag na hindi po kami nakapag-provide. So, doon pa lang kay Nestle Philippines, talaga pong ang production, ipa-priority po talaga na ipa-priority mabigyan ng mga distributor para sa mga client nilang malalaking supermarket na maibigay, maiprovide yung needs na kailangan na pumasok sa consignment agreement. Sabi niya, ay ganun pala yon. Sabi kong ganun. Yes, ma'am. So kaya po, kahit hindi na mabigyan yung iba at maliliit, yung ibang mga wholesaler, kahit malaki sa malakas ang kuha nila, ay ipa-priority po namin yung mga client namin na may agreement na mape-penaltyhan kami pag hindi namin na-i-provide yung kailangan nila. Pero, eto yung kapag naman po hindi nila naubos yun within a month, still babayaran pa rin po nila. So yun naman yung maganda, yung advantage sa part namin. So kaya po inuuna sila. So ibig sabihin, halimbawa, hindi naman naubos, na sold out yung 100 bucks in a month, the next month, bababaan pa rin ng another 100 bucks. Basta kung every month, yun yung agreement sa consignment. Now, plus the agreement when it comes to terms of payment. Sabi ko, ay, ganun pala yun. Yes, ma'am. Hindi lang po yung dahilan na tataas, magpapalit ng packaging. It is because we priority those client that we have an agreement na may penalty kami kapag hindi kami nakakomply. Now I see. Ay ko, baka naman sakaling mabigyan ka ng allocation, huwag mo kong kalimutan. Siyempre, ma'am, sabi niya gano'n. Kaya lang talagang sa ngayon, priority po talaga yung malalaki. Kasi nga po, dahil din sa penalty. So, yon, no, alam na natin. So, another thing naman is, di ba po meron akong ahente ng DCFE. So, si DCFE, nabibigyan na ako, naayos na yung account ko, nabibigyan na ako ngayon ng 2% discount. 3% pa nga yata, no? So, nalaman ko sa dating ahente na humahawak sa akin ng DCFE noong kung bakit nagsimula na mag-push ako na magkaroon ng checking account kasi nga para malakad ako sa terms ay dapat magkaroon ako ng checking account kasi hindi sila maniningil ng monetary or ng cash kundi kailangan ay checking account, no? So ipo-post dated ganun. So, kaya finish ko siya na magkaroon ng checking account. Aside from the fact na kailangan ko siya in some other businesses, business, M&M or mga personal kong M&M, no? So, ang kagandahan din, I name up, or actually, ang gumawa nun yung sa taga BOC, sa Bank of Commerce. Kasi, tinanong nila yung business, di ba, nagpasa ka ng mga business permit. Kasi, ano ang purpose mo? Anong purpose mo for applying or having a checking account for business. So, ang ginawa nila, hiningan nila ako ng mga business permits and then, they name after it in the checking account. So, ang checking account name is yung store ko. And then, may nakalagay na kasunod na represent by yung pangalan ko. So, yun ang kagandahan kasi talagang magagamit natin yung checking account more of for the business purposes. Mas madali na, no? So, ang ano naman dyan, ang trivia naman dyan, sabi niya, kasi sabi ko nga noon ay bakit wala pa rin ako ng, bakit hindi niyo ako bigyan ng 2% discount or 3% discount? Kasi yung iba, yun ang sabi sa akin ng mga subscribers ko na may mga discount sila. Sabi, ma'am, ina-apply din po iyon. So, i-apply po natin. And then, also, kasi sabi ko, nag-o-offer ako ng wholesale sa mga customer. So, kaya gusto ko magkaroon ng discount and at the same time, terms. Sabi niya,
Ma'am, maganda nga po yung naisip nyo. Kasi usually po, ang ginagawa ng mga wholesaler sa pag-markup ay ganito. Bago niya sinabi yon, tinanong ko muna. Sabi ko, 17 lang ang benta ko sa ano, sa Pancit Canton. Sabi ko, tama ba ang presyo ko? Sabi niya, ma'am, SRP po talaga yan. Yan po talaga ang sinasuggest naming SRP, no? Or price pagdating sa retail. Pagdating po sa wholesale, ma'am, ang ginagawa po ng mga wholesaler, ng mga client namin, makakatanggap po sila ng 2 or 3% discount sa amin, and then sila naman, from the regular price, mag-a-add na lang sila ng around 2%, 3%, hanggang 4%, pinakamalaki na po 4%, sabi niya ganun. And then, saka magkakaroon ng selling price. So, ang ibig sabihin, 2% na na-discount plus another 3% or 4% ng markup nila, yon ang selling price nila. No? So, mag-i-start din sa regular price yung pagkukwenta ng markup price. So, kaya pala mababang-mababa pa rin ng mga wholesaler kasi compare sa SRP nga. Kasi nga, ganun pala yung diskarte nila kung paano mag-markup. Well, ito, hindi lahat ganun ang ginagawa. But sabi nung taga-DCFE, usually po ganun po mamang ginagawa nila. No, naka-discount sila ng 2% from us, mag-markup naman sila from the regular price ng 3% to 4%, and then that's it, selling price na. So, ang galing, di ba? No, kaya pala, ano? So, yun. Nakakatuwa lang na nalaman natin yan. So, actually, matagal na yung sinabi sa akin nung ahente. Nung, kung napapansin nyo noon na nagbablog ako ng about sa Cheke Cheke, nabanggit na yan sa akin. Ngayon ko lang na nasabi kasi trivia time tayo. And then, another trivia is, diba na ano ko po sa inyo, meron na po akong 4 central ahente dito. Actually, may mga nagko-comment pa nga din na, mami, hingi ka ng discount. Binibigyan na po nila ako, 3% pa binibigay sa akin. 3% ba? O ano? Basta po, ang laki, alam ko 3% eh. Kasi nung nakaraan, nagpa-booking eh. So, bukas ang deliver. So, regular na akong kumukuha sa kanila. But before 4 central, yung product na kinikera nila ng mga Century Pacific products, no? Sila ang nag-susupply sa akin ng Argentina products, 555 products, Ligo, Birch Tree, yan. Ahente ko sila, Coco Mama, so at saka parang Blue Bay yata sila. So, bago pa sila nakarating sa akin, meron nang nagpunta dito na ahente na same ng product na binibent, na ino-offer sa akin ni Four Central. So, hindi ko nababanggitin yung pangalan ng ano na yon. And that is also the very first time na naggalit at nainis ako sa isang supplier o ahente. So, ang kwento kasi niyan, itong supplier na to, ng katulad ng ino-offer sa akin ni Four Central, is pumunta rito. Kasi yung ahente, kakilala ko. Siguro, dahil kakilala ang nga ako. Dahil galing siya sa JRNR company. So, nagpunta sa akin. And then, sabi niya, Mami pa, kuha ka sa akin. Sabi niya, hindi na ako sa JRNR. Dito na ako sa company na to. So, ang ano doon, ang klase ng pag-order, lakas ng ulan, lalakasan ko na lang yung boses ko, guys, ha? Ang style ng pag-order doon, sila nag-offer sila case, hindi pwede break case. Unlike kay Force, pwede break case. Half case, 6 na piraso, 3 piraso, pwede. No? Ang basta lang kahit paano naman, 2,000, 3,000, umorder ka. So, ng worth of products. So, itong ano na to, ahente na to, or supplier na to, hindi sila nag-offer ng case. Ay, ng break case, no? Ng hindi kahon-kahon. So, sabi niya, eto catch, kapag daw naka-4 na beses akong kuha, na sunod-sunod, papasok na ako doon sa terms. I-offer na sa akin agad-agad yung terms. So, tapos kailangan daw ay mag-ano ako ng bank accounts. Ay, hindi ko alam kung bakit, kung bakit kailangan ng bank account, ganyan. Ay, so, umuha ako kasi magandang opportunity yun, di ba, para sa tindahan natin na magkaroon tayo ng terms para mag-regular din natin silang supplier and also magkaroon ako ng lakas ng loob na maka-offer ng wholesale price na talagang medyo mabababa para makilala din na may wholesale price ako dito sa store namin. So, ang nangyari ay hindi siya nagpakita. After nun, hindi siya nagpakita. Nagpakita siya, makapasko na. So, nagalit ako kasi hinihintay ko siya kasi hindi, wala na akong stocks
hindi ko alam kung o-order ako kay EKC o mamimili na ako sa labas. Kasi siya yung hinihintay ko na magpa-order at malaman nga kung eligible na ako to apply the term. So, hindi siya nagpakita. After Christmas na siya nagpakita. Naabutan pa siya ni Angie dito, guys. So, nung pumunta siya, nagalit ako. Sabi ko, ayoko na. Ayoko makipag-usap at hindi na ako order. Kasi sabi ko sa kanya, sa totoo lang, all your products, meron akong makukuhanan. No, but I priority you. Kasi yun ang pang-catch mo sa akin. And maybe, pang-catch mo din sa iba. So, ayoko nung ano. Sabi niya, ma'am, kasi na-assign po ako sa iba, ganito, ganyan, ganyan. E de sana, nagpadala ka ng taong na pumalit, na ahente, nagpadala ka, pinapuntahan mo ako, or kaya naman, nag-text ka o tumawag ka, kasi natetext mo naman ako. Diba? Meron naman tayong contact number sa isa't isa. So, what's the sense? Diba? So, yun, nagalit ako, and sabi ko, talagang sabi ko nga kay Angie nun, kung nahumarap ko na makipag-isa, sabi mo, hindi na. Ayoko na. Kasi po pwede naman tayong kumuha sa iba niyan. Kahit mataas ng konti, okay lang. Kay EKC nga, consignment ako dun eh. Diba? Terms ako dun, diba? So, yun. So, nagalit ako. So, until such time nga, dumating kong si Force. Ito naman si Force, same nga ng product. Same na same ng product na ino-offer nung dati kong ahente na yon. Kaya akala ko, pareha sila. Nabulyawan ko pa nga. Kasi nga, akala ko nga, pareha silang iisa lang na company, nagpalit lang ng pangalan. So, hindi daw. Tapos ngayon, nakwento sa akin ng ahente, ma'am, kami pong si Force Central, direct distributor po talaga kami ng Century Pacific. Kung may mag-aalok po sa inyo na mababa din ang presyo, pero mas mababa pa rin kami. Sabi ko, oo nga, mas mababa kayo ng piso hanggang cents hanggang piso. So, kung may mag-aalok po sa inyo, yun po yung iba nun. Ang tawag po sa kanila ay marketing. Sabi ko, anong ibig sabihin nun? Sila po yung mga company na humihingi ng malaking diskwento sa supplier or sa mismong manufacturing, halimbawa kay Century Pacific, ng malaking diskwento, and then they resell it, sa kanila binibenta ulit. Like hanggang 20%, nabibigyan po sila ng Century Pacific, halimbawa, ng ganong diskwento. And then, pwede naman na nilang ibenta. I-distribute nila. Pero yung talaga pong legit na distributor, kami po yun, yung Force Central. Ang legit na distributor ng Century Pacific. So, yun, dun ko nun nalaman. So, kaya ma'am kayo, hanggat maaari, maganda ang makukuha niyong mga ahente ng produkto nyo ay mismong distributor. So, ako sa Nestle, si Active Distributor dito sa Bulacan, nakuha natin siya, di ba? So, yun yung mga kagandahan dun. So, yun yung another trivia. So, information naman ngayon, no? Tapos na tayo sa trivia. Ang magtataas po, nagsabi na sa akin si Nestle nung nakaraan pa. Si ActiveServe Nestle, no, ang ating ahente. Magtataas daw po ang kape na 23 grams, 43 grams at 92 grams. So, from 23 grams hanggang sa 92 grams, magtataas po ang kape. Kaya po nung nagpabuking nung nakaraan, kumuha na ako ng stocks para meron pa naman kasi akong stocks para we-wait po yung lalabas na bagong presyo. Isasabay ko siya sa bagong presyuhan, no, yung sa pagtaas para maganda-ganda naman ang kita natin. So also, kung hindi ako din naging aware nung nakaraan, hindi ako nabisuhan ni ahente. Maglalakas po kasi ang Cerelac na sa akin na sachet. Ang Cerelac sachet po pala ay ang puhunan nung una kong nakuha yan ay 10 point something. Ngayon po 11 point something. Ang bentahan ko lang 12. So kung buti na lang chine ko nung nakaraan, kaya nag-tresi ako sa retail. So yon. No? So yun yung mga tataas August 15 yung ang mga kape na sinabi ko ang sizes. And then, magtataas din po, not so sure kung last week or first week ng September ay ang mga Red Horse products. Kasi yun po yung medyo nadidinig-dinig nila. So, it's been almost 2 years or 2 years na ng the last time na nagtaas ang Red Horse. So, kaya matagal din silang magtaas. Pero, syempre, kung magtaas naman per case, 50 pesos, ganyan. Nasa ganun daw, sabi ni Kuya Joseph. So maganda na meron tayong nakakausap ng mga ahente and they are not madamo to share the information. Nang sa ganun naman ay tayo ay makapaghanda din, no? So yon. And that's it. And mag-shout out na tayo. So ang lakas pa rin ng ulan. It's been 20 minutes already. Ang lakas pa din. So hello Sweetie Jubar, 25 minutes ago lang, oh. Many ni ano yun?
Menini Liles 6071. Parang smile na may pawis and P. I don't know what's the meaning of that. Ricky Anuevo. And then, si Ma'am Glenn Altes. Ito si Ma'am Glenn Altes, ang ganda ng kwento. Kasi successful, ano siya, successful tindera or sari-sari story. Sabi niya, from the start po, Mami Park, wala akong sinunod na patterns. Sa awa po ng Diyos, sinabayan ng sipag at syaga, maayos naman po ang sales ko. Ito yung bread and butter namin dito. Dito din kinukuha lahat ng expenses namin, pati pambayad sa school ng anak ko. Dalawang college, private, STI. Isa grade school public. Yung isang anak ko, tapos na po this month. Next year, yung isa naman. Basta po, bumatay lang ako sa aking nalalaman. 12 years na po ang store ko. Going strong pa rin. Di ako umuupa. May nabili na rin kaming property. Katas ng store. Thanks, Mami Park, for additional learnings. Unang-una, congratulations, no? For being successful in your business na pagsasari-sari store. That could help, no? To sustain the needs of the family. Bread and butter nyo nga, ika nga, di ba? So, congratulations, no? That is a big win. And talagang hindi lahat ay nabibiyayaan pagdating sa ganyang opportunity na buhayin ng negosyo ang pamilya. So, when it comes naman dun sa sinusunod na pattern, siguro we can say it na, like for example, ay sistema. So, ang bumatay lang daw kasi siya sa nalalaman niya. So ang ginamit niyang sistema, ang ginamit niyang principles, ang ginamit niyang guide, ay yung knowledge na nalalaman niya. So kasi tayo, iba-iba din ang sitwasyon natin. Iba-iba din ang binigay sa ating pagkakataon at blessings. So siguro kay ma'am, hindi niya naging problema when it comes to target market. And to start the business, to establish the business 12 years ago, those times talaga, ang risk sa pagpasok sa negosyo ay hindi ganoon kahirap. Hindi ganoon kaano. Kasi maliit ang kakompetensya, hindi lahat gustong magtindahan. Those times, that is 12 years ago, baka buntis pa ako ng kaikir. So, also, yung inflation ay hindi ganun kataas. Unlike ngayon talaga, yung 5,000 mo, parang wala nang marating yan pag startup ng negosyo. Sa totoo lang, talagang usually 100,000, halos alub-alub pa ang tindahan mo to start up. But way back 12 years ago, maganda. Kasi those times din, I'm engaged in egg business. No? So sa egg business naman, may season talaga na aalamin mo kung saan magandang mag-start ng buwan. So anyways nga pala, trivia din nga pala. Ngayon, taon-taon po, sa hindi maano, yun yung parang pag-aaral sa ekonomiya natin. This year, maaga nag-start. Usually po, August to September, ano po yan? Ghost month pagdating sa negosyo. No? As well as sa pag-iitlog. So kaya ina-advise ko noon na before mag-December, mag-start mag-itlog. Kasi kahit mataas ang itlog, malakas ang demand. Mataas ang demand. Walang reklamo. May reklamo ang tao, pero bibili. Kasi nga, yun yung mga times na mag-holiday, mas kailangan ng itlog, in-demand ang itlog. Mataas ang demand ng itlog. And hindi ganun kataas ng supplies. So tumataas yung presyo. So if you know the demand and supply law, maintindihan niyo yan. So ngayon taon, alam, parang feeling ko nag-start talaga last week pa ng May, ghost month na ang dating nga. Napakatumal talaga. No? At talagang kung hindi mahaba ang PC mo, di ka marunong dumiskarte at umayos ng finances mo at allocation mo, walang mangyayari. Balik tayo kay Ma'am Glenn Altes. So those times, 12 years ago, I was engaged in egg business. At ang ganda talaga. So nabanggit ko yata what's the reason why I stopped that business before. Nabanggit ko yan sa The Design is Very na episode ko dito sa channel natin. And also nung minsan na nag-sharing ako sa inyo. So, yun ang kagandahan. No? Tapos hindi pa umuupa. Yung kagandahan ng ganyan na binigyan ka ng opportunity na hindi ka na nangungupahan, maganda pa ang location mo, may pang-startup ka ng negosyo, blessed. But not all the people na who wants to enter in this kind of business ay blessed na katulad ni Ma'am Glenn Altes, no? Na lahat ng opportunity nandiyan na. Is nasa kanya na lang kung pag-iigihan niya o hindi. Marami sa atin, we wanted to start the business, but unang-una kapital pa lang, struggling na tayo, no? And then the location and the competition, no? So mas mataas ang risk ngayon sa pagpasok ng negosyo ng pagtitindahan. That is why I designed my channel, no, sa niche ng pagtitindahan in a way na ang target ng manonood nito ay yung mga magi-start up. Dahil handoon ay sa panahon ngayon, hindi na yung
pupwede yung bara-bara talaga ang pag-ano mo. Dahil na mas mataas ang risk ng pagpasok ngayon sa negosyo. Pahirap ng pahirap ang ekonomiya. Damang-dama talaga ng lahat yan. Iban sila Kuya Joseph, damang-dama ang pagkatumal. Kasi people now know what is their priority. Lalo na nung pagkatapos ng pandemic, everybody learned from their ano no, from the lesson of the pandemic. Kasi na-realize nila na kahit nanay ka lang, you have to do something to earn. Kasi napakahirap talaga na umaasa lang sa ayuda, nakikipag-away ka pa para lang mabigyan ka ng ayuda, ganun. Ganun yung kasad part niya. So kaya everybody, na-focus sa panonood ng mga social media at nagkakaroon na rin ng sharing ng influencers like me, content creator, na maingganyo kayo to enter into this business. No, before naman 12 years ago, wala masyadong ganyan na ano, hindi masyadong talamak ang social media before. So ngayon, kabila-kabilaan, may vlog ng mga sari-sari store, may vlog ng information about business, ganyan. It is because business is not for everybody. So, hindi naman sa hindi mo mahal ang business, but may mga tao talaga na no matter what they do, hindi talaga sila mag-successful. But once na yung ibang tao ang gumawa, ay nagiging successful. Kasi nga, business is not for everybody, no? And if it's for everybody, edi sana lahat na lang nag-business, diba? So, kaya tinuturo natin yung mga basic learnings. Before, hindi mahigpit. Wala yung mga basta-basta tax map na yan, yung sinisita ka sa permit mo. Ngayon, napakahigpit ng taxing, napakahigpit ng BIR, no? So, kaya yung mga nag-start noon, na malaya silang nakapagnegosyo nang hindi nagkakaroon ng napakalaking obligasyon sa BIR. Why? It is because hindi nga mahigpit. Unlike ngayon, nag-online selling ka na, BIR na ulit. BIR na. Actually, sa mga online selling nga eh, ngayon lang naman kayo medyo nahigpitan. No? Ang disadvantage namin noon, compare sa inyo, kami may physical store, hindi pwedeng hindi mag-ano kami, hindi pwedeng hindi kami magpe-permit. Ang daming mga yumaman sa online selling na hindi pa naabutan ng paghihigpit ng BIR. Tapos ang daming dumadaing, tapos makita mo ngayon mga nagdadaingan kasi mag-BIR na, kesyo ganito, ganyan. Eh ano pa kami noon pa? O, diba? At yung mga traditional businesses na open before, hindi pa ganun kahigpit. Magtinda ka sa palengke o hindi naman basta nag-BIR dyan, magbayad ka lang ng ticket. Ngayon, basta may pwesto at nagkaroon ng tax mapping, kailangan may mayor, may ganito, may ganyan, may permit sa market master, everything, no? So, yung kumbaga ba yung point dito is yung comptability 12 years ago or 15 years ago, yung comptability kahit paano nandun. Ngayon, ang tanging maganda na lang sa comptability na meron ka kapag nag-start up ka ng negosyo is yung hindi ka na umuupa. So, blessed ka na mag-start ka ng negosyo at may target market ka ng maganda tapos hindi ka umuupa, no? So, unlike doon sa nangungupahan ka, magpe-permit ka pa, mag-BIR ka, and then struggling ka din sa puhunan, struggling ka sa halos sa lahat ng bagay. So yung comfortability hindi mo madama. So madadama mo na lang yan right after na makita mo yung prutas ng pinaghirapan mo. So kaya tinuturo natin yung mga basic nang sa ganon, kapag kadinanas mo yung mga ganitong klase ng dilema or situation, somehow you know what to do. You have the idea. Kasi kung mapapansin ko din, doon sa mga nagko-comment sa akin sa BIR vlogs ko, ang business nila ay exist. Minsan ang dami pa nga, ano sa akin, di ko na nga pinapansin, nasisend ko na lang. Kasi minsan di ko rin alam sasagot eh. Dumating talaga sa puntong 20 years ago na yung business, existing, ngayon lang na tax map, ngayon lang magko-comply, they don't know what to do, ganito, ganyan. They are afraid of penalties, they are afraid of obligations na monthly or quarterly. So, ganun, no? And that is why, ngayon pa lang, ang dami nating klase ng mga topic, no? Aral sa hanap buhay, aral ng buhay, musik daan, di ba? Yan ang tema ng ating ano. So, nag-focus ako na maturuan kayo in a simple way, how you manage your finances, nang hindi mo naman kailangan pang magtapos at magkaroon ng degree to know what's going on. And also, to have the diskarte na ano, and living testimony na in spite of everything na yung comptability ay wala sa akin, napagtagumpayan ko ang pagnenegosyo. So, syempre, malaking factor na dyan ay napunta ka sa tamang tao. Mali. Sa tamang place. Actually, tama din yun, yung sa tamang tao. Kasi, tamang tao yung landlord mo na hinahayaan kang spread your wings and fly, no, mag-grow sa business mo. At
also yung support system, no? So kung nasa tamang tao ka, support system at sa tamang location, tamang lugar ng pag-i-startup ng negosyo, eh maganda, no? So iyan din yung big factors why ang business ay nagsasuccessful. But in spite of everything na meron kang of opportunity na ganyan, eh nasa tao din kung babagsak ang negosyo. Kasi may mga nakaraan naman dito sa akin na nauna na rito, bakit di nagsuccessful, no? Mismanagement, hindi maganda ang ano, hindi maganda ang customer service, hindi maganda ang presyuhan, hindi tama ang pagpipresyo or something. So kaya nga dito na term talaga ako dito na hindi pala na term, nasasabihan nga na dapat nga si Mami Park yung may karapatang magtaas ng presyo kasi siya yung nangungupahan, pero siya pa yung halos isa sa pinakamababa dito ang presyo. Sa dalawa kasi kami dito ang mababa ang presyo, si Meat Shop at ako. Hindi maiwasan minsan, maikukumpera ko kay Meat Shop. Sabihin, ay si Meat Shop, ano lang yan eh, ganito ganun yan eh, ikaw naman ganyan ganyan. May mga customer talagang napakaulirat na hindi nila naiintindihan na may na yung isa kong kasamahang kasari, hindi nangungupahan yon, ako nangungupahan. Meron naman isa dito, hindi rin nangungupahan, pero saksakan ng daming reklamo kung naririnig sa mga customer kasi super taas naman ng kanyang ano. Duruin mo eh. Mataas siya sa akin ng ano, sa selling price, ha? Mataas siya sa akin lagi ng 3, 4, 2, 5 piso, 10 piso, imagine that, no? So, ako yung tipo ng, hindi ako basta makikipag price war nang wala sa lugar, nung wala sa tamang diskarte. So, I also need to consider also my needs kasi I need to cover up my expenses. So, kaya talagang sagsag din ang pagtsatsaga ako kasi para maihabol ko na makover up ang expenses at yung need ko na net income. So, yun. So, bless ang katulad ni Ma'am Glenn Alpes, no? So, yun ang kagandahan na nasa tamang lugar ka. And also, ay kahit papaano, meron sinisunod na sistema, no? Yung kanyang nalalaman, yung kanyang knowledge, yun ang ano doon. So, congrats Ma'am Glenn Alpes, no? Tutuwa talaga ako sa mga ganyang successful story, no? Kasi syempre, di ba, imagine being in 12 years in the business, in the industry of sari-sari store, eh, breaking the record na rin yan. Veterana na, ika nga, no? Yan. So, yun lang. At I do hope na may mga nakapulutan tayo sa ating, ano, no, sa ating successful stories ni Ma'am Glenn Altes. Thank you, ma'am. At natutuwa naman ako dito kay Ma'am Glenn Altes. Veterana na to kung tutuusin. Pero yung salamat po sa additional learnings na sasabihin niya, eh nakakataba ng puso yun kasi na-appreciate niya na kahit veterana na siya, she still want to know some learnings, no? Siyempre, yung journey ko naman iba sa journey niya. Yung journey natin ay iba sa journey niya. And nakaka-relate siya and also she's willing to listen. So yun yung maganda doon. Yung hindi yung magmamagaling. Kala mo ang galing-galing. 'Di ba? So Ma'am Altes, I love you. Ayan. Arlene Gonzalez, ayan nga Ma'am Arlene, ha. Humabol ka dahil hanggang August 30 ang pamigay ni Ace Ice Cream na free kapag ka naka 4 boxes ka and 7 boxes. So, ako talagang nakakaipon ako ng mga free. Kahit wala na yung mga kurye-kuryente, subsidiary na yan, eh more than pa that, ang nakukuha ko dahil sa mga freebies pa lang ni Buwan-buwan ni Ace Ice Cream. No? So, although may requirement na dapat umorder ka ng ganito, ganyan, so, syempre, isang buwan naman yan na u-order ka, so maiipon. May mga orders na may freebies na one time pa lang, one time lang nilang ibibigay. Meron naman na mga buwan na ang previous hanggat umu-order ka at nabibit mo yung required bilang ng bibilin mong products at kung ano yung mga participating flavors ay magkakaroon ka ng previous. Kaya nga nung dati, di ba, nasisingit ko sa vlog ko, nakakaipon talaga kami ng previous. Kaya dito, pag may nagbo-birthday akong suki ko, or kaya may napakalaking bill na binili sa akin, yung laki ng binayaran, I'm able to give them previous din. Pinamimigay ko din, no? Sinishare ko din yung iba. At yung iba naman ay dagdag kita. Kasi imagine you guys, ang isang box, pang selling price na 10 pesos ang isa, 50 pieces ang laman, 500 na yun. Eh, minsan na napipri ko, 2 bucks, 3 bucks sa isang buwan. O, edi yun lang, 1.5 na. O, de, mataas pa sa sinasabing salitang kuryente subsidiary. Kasi hindi ko naman kailangan ng kuryente subsidiary. Ang kailangan ko sales. Ang kailangan ko parokyano na tatangkilik ng produkto. Kasi kahit wala iyan, makukompensate ang gastos sa kuryente at bibigyan ka ng magandang kita. So, kaya nung dati noon din, yung ditong nag-aalok sa akin, may kuryente subsidiary niya. Sabi ko, hindi ko naman kailangan ng kuryente subsidiary. Ang kailangan ko, tangkilikin siya at maging malakas. Kasi doon pa lang, bawing-bawi na ako. At yung mga pa-previous. Oh, diba? Ganun lang.
So, although sa iba, syempre, na gusto pa rin na merong available na ano na ganyan, na mga ice cream, kung ano man pang brand, syempre, malaking bagay din sa kanila yung may subsidiary na kuryente. I'm just saying lang na yun yung benefits or yung mga nakukuha kong magagandang ano kay Ace Ice Cream. No, dahil na rin kasi malakas siya talaga dito, no? Bumabagyo, umuulan. Tito, tita, lolo, lola, nanay, tatay, ate, kuya, tomboy, bakla, may ngipin ang wala, everybody eat ice cream. Kasi isipin niyo, may Selecta si Lola Park kahapon, nagpa-deliver din ako ng Selecta. So kahapon kasi nag-deliver Sabado eh. Nag-deliver ng Selecta, nag-deliver ng Ace, no? Dalawa ang ice cream na kinikerry ni Lola Park doon. Ang bilis maubos dito din. Oh. Dito Snow Joe at saka ano, Snow Joe at saka Ace, ang lakas. So yun lang. So thank you Ma'am Arlene. Tapos sabi ni Ma'am Arlene, ang dami niya sigurong stocks na hindi nagmo-move or talagang mahina ang benta. Hindi maganda ang pwesto or madaming kakompetensya or competitor. Kaya mahina yung sales. Ito yung tungkol kay Ma'am Girl Pretty na pinag-usapan natin, yung tungkol sa kanyang sales. So yung mga nabanggit ni Ma'am Arlene Gonzalez na madaming stocks, hindi nagmo-move, mahina talaga ang sales, ang bentahan doon, hindi nasa magandang pwesto, or may kakompetensya, baka maraming kakompetensya. These are the factors that may affect the decrease of your sales. So kaya dapat i-work out kung ano ang may mali, kung saan may pagkukulang, kung saan ano, para alam natin kung kailan tayo maglalabas ng puhunan or ano-ano lang tayo, magtatama-tama lang. So, know the situation ng store para alam din natin kung kailan tayo basta maglalabas ng pera. Kasi tulad nga ng sabi ko sa inyo, napakataas ng risk ngayon compare before. Mataas ang risk ngayon pagdating sa pagne-negosyo. I'm not discouraging you guys, I'm encouraging you nga eh. That is why nandito tayo to tackle these issues and also to tackle these lessons na mabigyan kayo ng diskarte, ng kaalaman para hindi kayo basta-basta pabugso-bugso ng damdamin na overwhelmed na mag-desisyon agad-agad. No? Lalo na kung wala naman kayong sales background, business background in your past life, di ba? Excuse me. Di ba yung ever since employed kayo, ganyan, no? you are not engaged ever since sa business or sa sales. So, anong manong nyo, maiintindihan nyo? Ellen Pilar, Teresita Baron, sabi ni Teresita, baka daw cash on hand yung 41K. Actually po, yung cash na sinabi ko, that is automatically meaning cash on hand. No, hindi ko lang nilagay na cash on hand. Kasi usually kasi, nasanay din kasi ako na yung sa accounting kasi, wala namang basta-bastang sinasamang ano na cash on hand na term. Although may term yan, pero na ganyan. Kaya lang pagdating sa mga sales report, walang literal na yung cash on hand na isasama sa report yung term na cash on hand. Usually cash lang. Cash, yung word na cash alone, ganun lang. So, tulad nga nung sabi ko noon, whether it is added in the beginning inventory or the ending inventory, still negative pa rin siya at talagang walang kinita na negative pa yung negosyo. Kaya dapat talaga i-work out ang sales. Okay? So, Learn ZFW Kuwait and that's all. So, sana marami natutunan in today's video. At masakit na masakit ang pusong ko, mag-focus muna ako dito. Ayan, huminto na ang ulan at mainit. Okay? So, paano? Bye!